guys! Andito po ako ngayon para magbibigay po ako ng dagdag kaalaman sa mga bagong subscribers or mga bagong na-monetize at kung ano po ang gagawin nila kapag na-monetize na. So, monetize na po sila. Ngayon po, bago po ang lahat, sana po ay tapusin niyo po ang bidyong ito at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, or mag-comments at i-hit niyo rin po ang bell icon para ma-monetize po kayo sa aking mga next videos at para ma-update po kayo sa mga upcoming videos ko sa susunod. Okay guys, mag-start na po tayo. As you can see guys, this is my cellphone using my Android cellphone. Pwede rin niyo po itong gawin sa laptop para mas malaki yung screen, pero mas ano po ako sa aking cellphone, okay? Punta lang po tayo sa studio.youtube.com. I-type lang po natin 'yon sa ating Google browser or Internet Explorer or kung kahit ano man pong mga ano meron kayo browser. So para makita po natin yung desktop view ng ating cellphone. Kasi iba po yung sa laptop eh naka-view na po yun, naka-desktop view po yun pag laptop po gamit natin o kaya desktop. So pero pag sa phone po tayo magagawa din naman natin ng paraan yan. So doon po tayo sa studio.youtube.com. Ayan na po guys, okay? Go. So, ito na po yun kanina. Ngayon, pupunta po tayo sa mga videos natin. Naka-distop view na po tayo, di ba? Ito po, pipili po tayo ng ano, ng video. So, ang ipapakita ko po sa inyo yung nasa 10 minutes kasi, guys, alam nyo po, ang pag 10 minutes po yung video nyo, pwede nyo po yung dagdagan ng ads, yung videos nyo. Kasi pag hindi nyo po yun inedit, automatic lang po yun si YouTube po ang maglalagay. Isang ads lang po ang lalabas. So, sayang naman po, diba? Para madagdagan po yung ating mga yung ads na magpiplay po sa ating video. So, ano po, i-edit po natin siya. Punta na po tayo dito. Assuming na ano po na hindi pa po tayo monetize, 'di ba? So pupunta po ako dito. Ito po yung isang video na i-edit ko. Exploring Fremont Street, Las Vegas Downtown Fremont Experience. Naka-green po 'yan, guys, kasi naano ko na siya, na-edit ko na siya before. So magiging kulay ano po 'yan pag hindi pa po 'yan na-edit at hindi pa po naka-on yung monetization icon natin doon ay naka ano lang po yan, naka transparent o kaya ay naka silver color. So punta na po, i-edit ko lang po yan. Punta na po tayo sa video guys. Yan, makikita nyo po yung screen. Dito na po tayo pupunta, monetization. Yan, naka monetize na po kasi ako guys, kaya ipapakita ko po sa inyo ano yung ginawa ko. Yan, ganito po yung makikita nyo, itong monetize with ads. Naka ano po yan, i-drag po siya to left side, right, okay? Yan, ibig sabihin po, ganyan po ang itsura niya kapag monetize na kayo at i-edit nyo, i-on nyo po yung monetize with ads. Yan, i-on ko po siya, okay, ganyan, on, yan. Pag na-on na po yan, mag-green na po yung monetization status. So, yung kanina nakita nyo, naka-green na yung mga videos. Diba kanina? So, pupunta na po tayo dito. I-edit. Nakita nyo po ito ang display ads, over ads, sponsor ads, skippable video ads, non-skippable ads. Yan. Yung mga yan, i-check lang po natin sila. Check lang po natin sila. Tapos, isi-save nyo po. Tapos po, ito. Kaya may check yung before video. Kapag gusto po natin na bago mag-play po yung video natin, magpi-play po yung ads muna.
Tapos po, idadrag lang po natin to, ganyan. Just drag this one. Let's say dito. So, ibig sabihin, after 1 minute playing your video, after 1 minute and 15 seconds, pwede po tayong mag-insert ad dyan. Click nyo lang po yung insert ads. Pero, as you can see, meron akong 214, diba? So, hindi ko nagagalawin. Tapos, naglagay din po ako ng 5 minutes in 36 seconds, mag-a-add din, maglalagay din po yan ng ads. Yan. Then, after the 8 minutes 36, meron din pong ads ulit. Nilagyan ko. Then, nakikita nyo po 11 minutes and 16 seconds. Diyan po mag-play yung ads. Pag na-play na po natin yung video na. Then, insert ad lang po. I-click nyo lang po yan. Then, sabihin, after po nating mapanood yung video, mag-play din po yung ads. Yun po yun. Tapos, kung gusto nyong i-edit po yun at baguhin nyo po yung ad break, click nyo po yan. Yan, nakikita nyo po, yan yung mga minutes na mag-play yung video ko. Pwede nyo po yung i-edit. Yan, edit ad. Pwede nyo pong tanggalin. Babaguhin nyo po yan. Ganun lang, guys, kasimple. Tapos, save change lang. Ganun lang. Kita nyo po, guys. Ganyan po magiging itsura niya. Tapos, ganun na, pwede, magkakaroon na po yun ng ads yung ano nyo, yung lahat ng mga videos nyo. Pag less than ano naman ang video nyo, 10 minutes, automatic po yan na magkakaroon siya ng ads. I-on nyo lang po itong monetize with ads, yung video na yon. Okay? Make sure na naka-on po yung monetize with video. Ganito ang itsura ng video nyo. Hindi nyo na rin kailangan maglagay ng mga hindi nyo na kailangan mag-edit ad breaks inbox. Hindi nyo na kailangan to. Kasi para lang po ito yung mga yung sa maramihan na ads. Para lang po ito sa ano, more than 10 minutes na video. Kaya ito yung pinakita ko po sa inyo. The rest po na less than 10 minutes, guys. Gayang sinabi ko kanina, si YouTube po maglalakay ng ads noon. Okay po? And then guys, kung gusto niyo namang pulagyan ng ano ng cards, 'di ba napapansin niyo sa YouTube merong lumalabas na cards suggestion cards dun sa pinaka upper right or upper part ng video nila. Ito po 'yon, cards. Click the card. Teka lang. Ito yung cards, leave. Yan. For example po, ito yung video, di ba? Ito na po ang nilagay ko, Devon Avenue. Gusto nyo pong maglagay ng card. Yan. Suggested Devon Avenue. Kita nyo guys, yung suggested Devon Avenue, Chicago. Nakita nyo ito, itong 5 minutes. After 5 minutes and 50 seconds, maglalabas po yon yung ano na yon, yung suggested video, dun nyo po makikita yon, kaya ako nilagay. Pwede rin po kayong maglagay ulit at i-adjust nyo lang po yung time dito. Ito, nakita nyo sa baba, ito. Yan, i-adjust nyo lang po yan. So, nilagay ko siya dito. Suggested video. Ganyan lang. Ganyan lang po siya. Ibig sabihin, itong 7 minutes and 20 seconds playing of your video, saka lalabas yung suggested Devon Avenue Chicago video later on. Tapos, ang next po, halimbawa ito. Itong driving to Green Bay, Wisconsin. So, bali nadito siya magpi-play. Yan, dito ko siya nilagay. Ibig sabihin, within 9 minutes and 14 seconds, doon naman lalabas po yung title na video ko. Driving to Green Bay, Wisconsin. Or blah blah, something like that. Ganun lang po. Tapos, isi-save nyo lang po yun. Then, save. Okay? Or hindi na pala. Tapos po, yung end screen naman, yung parang mga cards, square na lalabas. Ito, end screen. Yan. Click nyo lang po yan.
Tapos, kanya yung makikita nyo. May square-square siya. So, ibig sabihin, yun. Kayong mamimili, guys. Most recent upload. Click nyo lang po yan. Add, halimbawa ito, i-edit ko siya. Yan, most recent upload kasi nilagay ko. Ang, ibig sabihin, ang mag-pop-up po doon na sa end screen after nyo makapanood ng video ay lalabas po yun. Ang pinaka-recent na na-upload nyo. Tapos, isi-save nyo lang. Ganun lang. Kadali, guys. Tapos po, yan, lahat po yan ito, kasama, tips paano kumita sa YouTube, most recent upload, yung Lincoln Park Zoo, nandun din siya sa upper right corner, nakalagay yung ano, yung card niya, dun ko siya nilagay, yan, nakikita nyo guys ito, nakikita nyo ito, yan, so, dyan nyo lang po ilagay yan, idadrag nyo lang po ito, okay po. Tapos, pag gusto nyo po guys dagdagan, pwede rin naman. Ito po ang pagdagdag, add element, click nyo lang po yan, and then create, mamimili kayo, choose a video playlist, kasi gusto ko, maghahanap ako ng ano, ng video, for example, ito, Las Vegas, click ko lang po yan, Las Vegas Villadio Fountain, tapos, ganun lang guys. Tapos i-create, click create element. Yan. Yan doon na po siya guys sa upper left corner. Pwede niyo po itong i-galaw-galawin yan. Move niyo lang po yan up and down kung gusto niyo pong ilipat. Ganyan lang siya. Kita niyo guys? Okay. Ganyan lang po. Ito ganyan lang din. Kung gusto nyo tanggalin yon, pwede naman din kaso hindi niya nakikita yung station ko. Yan. Pwede rin delete ito. Pwede, kung gusto nyo mag-delete, yan. Delete lang po yon. Delete. Yan. Pwede na. Nawala na guys, diba? Then, ganun lang kabilis. Save. Then, isi-save nyo na. Okay? Ganyan. Po, may naitulong po ako sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at sana po huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment na din. Kung mayroon po kayong katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-comment po dyan sa comment section down below. At i-hit na rin po, pakihit nyo rin po yung bell icon para updated po kayo sa aking upcoming videos po. Okay guys, salamat po ng marami. Hanggang sa muli. Bye.